Hello po Sir Bob. Ako si John Paul. Sakristan ako sa isang simbahang Katoliko dito sa Butuan. Senior high school pala ako ngayon at ang strand ko ay TVLCSS. Yung kwento po na i-share ko sa inyo ay nangyari sa loob ng simbahan. Inalaki ako ng mga magulang ko na may takot sa Diyos. Lahat po kami ay naglilingkod sa parokya at sa Panginoon. Kami pong magkakapatid na lalaki ay nagiging sakristan talaga. Ngayon po ay dalawa na lang kami ni Bunso dahil may trabaho na kasi ang mga kuya ko at lumipat na rin ang bahay at nagkapamilya na. Pumupunta kami sa simbahan ng kapatid ko at ang iba pang mga sakristan kapag Sabado para maglinis at minsan din ay mag-practice ng choir. Parang naging second home ko na nga yung simbahan. Pero nagsimula na po yung takot nung kaming tatlo na lang na naglilinis doon. Medyo maingay po kasi kami na nag-uusap habang nagwawalis at taga-arrange ng mga upuan. Nagbibiroan yung dalawa kong kasama. Narinig ko na may crush sa classroom yung si David, kaya tinutokso siya ni Kyle. Lumapit nga noon si David kay Mama Mary tapos sinabi na sana ay maging crush siya ng crush niya. Tinawanan siya ni Kyle at sinabing huwag na siyang mag-ilusyon. After po noon ay nagpatay sindi yung mga ilaw at ilang beses din yun. Pagkatapos ay naging okay na. Nakita ko si Mama Mary nakatabi na ang ibang santo. Alam ko po yung kinalalagyan ni Mama Mary before mag-brown out, kaya alam ko na hindi doon yung pwesto niya. Hindi ko na lang sinabi sa dalawa yung napansin ko dahil baka nung nag-brown out ay nilipat lang ni David o ni Kyle. Pero feeling ko talaga ay hindi kasi may kabigatan yun tapos malaki pa. Yung pangalawang encounter ko naman ay yung doon ako natulog sa simbahan. Galing kami sa school noon tapos ang lakas kasi ng ulan kaya sumilong muna kami. Nandun po si Father tapos sinabi niya na doon muna kami matulog kasi nga sobrang lakas ng ulan. Nag-chat ako kay Mama at pumayag naman siya. Nung gabi na ay katabi ko ang kapatid ko tapos yakap siya ng yakap sa akin. Hindi naman siya yumayakap sa akin noon pero hinayaan ko na lang kasi baka nilalamig lang siya. Nung umaga na, bago nag-start yung simba ay inaasar-asar ko muna siya. Sinabi ko noon na para siyang tuta agabi na yumayakap-yakap pa sa akin tas ang baho pa ng hininga niya. Sinapak niya ako noon kasi narinig yun ni Father. Sinabi niya na hindi yun totoo kasi lumipat siya ng higaan kasi nga raw hindi siya maatulog. Sa upuan daw siya natulog. Isa pa raw ay hindi niya ako niyakap kasi ang bantot ko daw. Tumawa naman si Father at sinabing mag-ready na kami sa simba. Nung time na yon ay seryoso yung mukha ng kapatid ko. May gusto pa akong itanong sa kanya pero nag-start na nga yung misa kaya hinayaan ko na lang muna siya. Nung pauwi na kami sa amin, tinanong ko ulit yung kapatid ko sa nangyari kagabi. Tapos ang sinabi niya na para daw akong tanga. Hindi naman daw niya ako niyayakap. Wala daw akong katabi noon. Sinabi ko sa kanya na may tumabi talaga sa akin tapos ang baho pa. Tinignan niya lang ako tapos sinabi na baka patay yung yumakap sa akin. Dahil kapag may patay ay pinapasok muna sa simbahan bago dumiretso ng sementeryo. Natakot ako nung time na yon, pero kinumbinsi ko ang sarili ko na hindi matakot kasi kasama ko naman ang Diyos. Yung pangatlo naman ay nung nagmisa na si Father. Kitang kita ko yung mga tao nun. Tapos may isang hindi ko nakilala. Gusgusin siya tapos sugat-sugat pa yung muka. Natakot ako nun tas nagtaka kung bakit hindi pinansin ni Aling Beth yung kasama niya o tinanong man lang yung nangyari sa kanya. Ituturo ko sana sa atabi ko yung babae na yon. Kaso nung tumingin ulit ako ay nawala na siya. Baka umalis na kaya inabangan ko si Aling Beth paglabas niya. Nung natapos na ang misa, hinabol ko si Aling Beth kasi parang nagmamadali siya. Tinanong ko siya kung kilala ba niya yung gusgusing babae na may sugat pa na katabi niya kanina. Kumunot ang noon niya na para bang nagtataka. Ang sabi niya, wala naman daw siyang katabi kanina kasi nireserve niya yung kaunting space na yon
kasi akala niya ay magsisimba ang kanyang asawa. Nagtuloy-tuloy si Aling Bes sa pagkukwento at dagdag pa niya. Nag-text daw bigla yung kaibigan niya na nakita yung asawa niya na may kahalikang ibang babae, kaya nagmamadali siya ngayon at pupuntahan niya. Hindi ko na nasabi yung iba upang mga tanong kasi umalis agad siya. Pumasok ulit ako sa simbahan tapos nilapitan si Father. Tinanong ko kung napansin ba niya yung guskusing babae na katabi ni Aling Beth. Sinabi niya na anak ni Aling Beth ang katabi nito at wala nang iba. Napalunok ako nung sinabi iyon ni Father. Sir Bob, ilang linggo akong hindi nagsimba noon dahil sa takot sa mga naranasan at naramdaman ko doon sa simbahan. Sinabi ko lang kay Mama na busy ako. Sa ngayon ay hindi na po ako sakristan. Tapos minsan na lang talaga ako magsimba doon sa simbahan namin dahil parang natroma na ako. Yun lang po kasi ang malapit na simbahan sa bayan namin. Hindi mawala sa isip at pairamdam ko yung takot dahil nangyari pa talaga ang mga yun sa loob mismo ng parokya. Palagi po akong nagdadasal at soon kakausapin ko na rin si Father para ikwento sa kanya yung naikwento ko sa inyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po kung mabasa niyo ang aking kwento. More power po sa inyong channel. Hello sa inyo, Sir Bob. Tawagin mo na lang akong Pastor Antonio, taga Digos. Gusto ko lang i-share itong isa sa mga hindi ko makakalimutang nangyari sa buhay ko. Mahigit 10 taon na pala akong naglilingkod bilang isang pastor. Hindi ko na lang po babanggitin ang relihiyon ko. Nangyari ito noong November 16, 2016. Gabi noon at natutulog na kami ng asawa at 2 kong anak. Malakas yung ulan noon. Nagising ako kasi narinig ko na may kumakatok sa pinto ng bahay namin at tinatawag ang ngalan ko. Mabilis akong bumaba ng hagdan at binuksan yung pinto. Nakita ko yung isa sa mga miyembro ko sa simbahan na si Mercy na umiiyak. Ang sabi niya, sinapian daw yung apo niyang si Clara at kailangan daw niya ng tulong ko. Dali-dali kong kinuha yung Biblia at sumama na sa kanya. Habang nasa sasakyan kami, tinanong ko siya kung anong nangyari bago sinapian si Clara. Kumakain lang daw sila noon, tapos bigla na lang nagsalita si Clara at lalaki yung boses nito. Galit na galit at dilat na dilat daw ang mga mata. Tinumba raw niya yung mesa kaya natapon yung mga pagkain. Sinubukan daw nilang awatin pero ang lakas kaya tumawag sila ng kapitbahay. Ngayon daw ay nasa kwarto na si Clara at Agapos pero galit na galit pa rin daw at minsan ay tumatawa pa. Dali-dali kaming umakyat sa kwarto ni Clara at doon ay nakita ko siya. Klarong-klaro yung mga ugat niya sa muka at iba na yung kulay ng mga mata. Kinausap ko siya at doon ay nagulat nga ako dahil napakalakas ng boses niya. Doon ay sinimulan ko ng tulungan si Clara. Narinig ko yung sinabi ng sumapi sa kanya. Sinabi nito na sa kanya lang daw ang katawan ni Clara at hindi na ito maibabalik pa. Kilala ko si Clara. Dati siyang active sa church. Pero unti-unti ay hindi ko na siya nakikita doon. Lapitin ng mga demonyo ang mga taong mahihina ang pananampalataya. Binuksan ko ang Biblia at mas nilakasan ko ang aking boses. Pagkatapos noon ay nagdasal ako ng malakas at itinaboy siya sa ngalan ng Panginoon. Nararamdaman ko na naaapektuhan ang masamang nilalang na sumapi sa kanya. Mas maapangyarihan ng Diyos kahit na sinong itim na elemento. Ilang oras din bago tuluyang nawala ang demonyong sumapi kay Clara. Pagkatapos nun ay umuwi na ako sa amin. Nagtaka ako dahil ang ingay ng bahay. Doon ko nalaman na sinasapian ng aking anak ng demonyong sumapi kay Clara. Kaya dali-dali ako sumaklolo. Nung natapos na iyon, naalala ko na nakalimutan ko palang ipagdasal ang aking pamilya kanina bago ko umalis. Natutunan ko doon sa karanasan ko na dapat ay mas manalig at maglingkod tayo sa Diyos
at huwag na huwag natin siyang natalikuran. May mga demonyo at masasamang elementong umaaligid sa atin palagi. Ngunit wala tayong dapat ipangamba dahil mas makapangyarihan ang Panginoon at kailanman ay hindi niya tayo bibiguin. Walang pagsubok na hindi natin malalagpasan kung kasama natin siya. Magandang araw po sa inyo, Sir Bob. Ako po si Jefferson, Jeff na lang for short. Isishare ko lang po itong nakakatakot na experience ko sa simbahan. Nangyari lang po ito 4 months ago. Sa totoo lang, hindi ako mahilig magsimba. Pero yung girlfriend ko ay lagi akong ini-invite sa church nila kasi religious siya. Nung una talaga ay ayoko kasi nahihiya ako. Iba kasi talaga yung gagawin mo yung isang bagay na hindi ka sanay. Bata pa lang kasi ako nung huli akong magsimba. Hindi na ako umulit pa simula nung namatay yung kambal ko. Ayun po, napilitan akong sumama sa GF ko. Gusto din kasi ng pamilya niya yung may takot sa Diyos. Nung nasa kanila na po kami, hinintay ko lang sila na mag-prepare papunta ng simbahan. Dito po yan sa may Caloocan. Malaki yung church nila, tapos maraming members. Tinitingnan ako ng mga ka-churchmates niya, kaya nahihiya ako. Tahimik lang ako noon, tapos katabi ko sa upuan yung GF ko tas mama niya. Bali po, nasa gitna nila akong dalawa. Catholic ako noon, kaya hindi ko alam yung simba sa ibang simbahan. Tumayo yung girlfriend ko noon, tapos pumunta sa harap para kumanta kasama yung ibang mga youth. Afternoon ay magkatabi na ulit kami. Ilang minuto lang, napapansin ko na parang may umaapak ng sadya sa sapatos ko, kaya ginalaw ko na lang yung paa ko para makaiwas. After po noon ay kinikiliti yung tagiliran ko, kaya pinigilan ko yung tawa ko kasi baka magalit yung mama ng GF ko. Binulungan ko yung girlfriend ko, tapos sinabi ko sa kanya na huwag akong kilitiin. Hindi na siya nakasagot kasi sinata kami ng mama niya. Huwag daw kaming maingay. Nakailang ulit po yung pagkiliti niya sa akin, tas umabot pa nga malapit sa maselang parte ng katawan ko. Napalunok ako noon, tas parang hindi ko alam yung gagawin ko kasi nasa simbahan kami, tapos ganun yung ginagawa niya sa akin. Hinayaan ko na lang talaga, tas tumingin-tingin na lang ako sa mga tao. Sinabi ko talaga sa sarili ko na lagot siya sa akin kapag nakalabas na kami. Gagantihan ko talaga siya ng alam nyo na. Nung natapos na yung misa, ay tinanong ako ng mama niya kung okay lang ba ako at kung nabusog raw ba ako sa salita ng Diyos. Ang sinabi ko naman ay oo. After noon ay nauna nang lumakad si tita, kaya nahuli kaming dalawa. Tinanong ko siya kung bakit niya ako kinikiliti at hinahawakan ako kanina pa, eh hindi naman niya ginagawa yun before sa akin. Nagtaka siya sa sinabi ko, tapos ang sabi niya ay hindi naman daw niya ako inaano dahil nakafocus nga siya doon sa pagsisimba. Sinabi ko sa kanya na muntik pa nga niyang hawakan yung pagkalalaki ko. Sinampal niya ako ng mahina noon, Sir Bob, kaya nagulat ako. Bakit daw ako nagbibiro ng ganon, eh hindi siya ganong klaseng babae at nagsisimba kami noon. Nakakahiya daw sa Diyos. Iniwan niya ako agad noon, tas nauna na siyang maglakad. Hindi na ako tumuloy pa sa bahay nila after noon, tapos umuwi na lang ako sa amin. Pagka-uwi ko, chinat ko agad siya. Galit na galit siya sa akin. Galing daw ako sa simba, tapos ganun na yung ugali ko paglabas. Halos isang oras ko rin din po siyang sinuyo at sinabi ko na may kumikiliti at humahawak-hawak nga sa akin sa simbahan at siya lang yung katabi ko. Imposible namang si tita yon. Ang tagal niya bago maniwala sa akin. Nung Lunes na, pinuntahan ko siya sa kanila, tapos kinuwento ko sa pamilya niya yung nangyari. Ang sabi ng mama niya ay may namatay daw na youth doon na bakla raw. Close pa nga raw yon ng GF ko. Madalas din daw nilang maramdaman yon sa simbahan. Kahit napatay na yon, pumupunta pa sa church para magsimba yung kaluluwa. Kinilabutan ako sa sinabing yon ni tita.
Hindi ko nga alam kung matatawa ba talaga ako o seryoso siya doon. Pero nakaramdam pa rin ako ng takot. Afternoon, nagsisimba pa rin naman ako doon sa church nila kasi nagiging close ko naman yung pastor. Buti na lang talaga at hindi na yun naulit pa. Mas naging okay naman kami ng GF ko ngayon, Sir Bob. Kami pa rin dalawa at nag-aaral po kami pareho at magkaklase pa. Salamat po sa pagbabasa sa nakakatawa na nakakatakot kong kwento. God bless you po. Hi po sa inyo, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Genie, taga Misamis sa Occidental. Napainggan ko po yung ilan sa mga horror stories sa sinend po ng mga tao sa inyo, kaya na-inspired po akong i-share itong sa akin. Tumigil na pala ako sa pag-aaral kasi namatay na yung papa ko. Iniwan na kami ng mama ko nung bata pa lang ako, kaya si papa lang yung kasama ko palagi. Bumbero po pala siya, tapos ayun po. Nung nagkasunog ay iniligtas niya yung bata na nasa second floor ng building. Safe na yung bata, pero si papa namatay. Tinulungan lang daw niya na makalabas ang bata. Ang sabi ng bata ay may tumama raw sa paa ni papa, kaya pinauna na siya. Hindi po ako mapaniwala nun at sobra talaga akong nasaktan. Simula nun ay hindi na ako pumapasok pa sa eskwela. Kinupkup na ako ng tito ko, pero sinabi niya na baka sa susunod na taon pa ako mag-aral. Kaso hindi na niya yun natupad. Ginawa na lang niya akong katulong doon sa maliit niyang tindahan ng ukay-ukay. Nung una ay ayoko talaga, pero nasasanay na rin ako kasi sinusweldohan naman niya ako. Nag-ipon ako noon pang-aral, pero tumatanda na rin kasi ako kaya nahihiya na ako magpatuloy sa pag-aaral, kaya nagtrabaho na lang talaga ako. Isang gabi, naglalakad na ako pa uwi noon. Malapit lang naman yung bahay namin mula sa tindahan, mga 7 minutes lang yung lakarin. Hindi naman ako natatakot kasi 8 PM naman yung out ko. May 10, 2014. Yan yung date na hindi ko makakalimutan. Takot at takot ako noon kasi may lalaking parang sumusunod sa akin. Mabilis yung paglalakad ko kasi hindi ko kilala yung lalaking yun. Tas parang nung nasa tindahan pa niya ako sinusundan. Napansin ko siya kanina, tas tingin ng tingin sa akin. Sa takot ko ay huminto ako doon saglit sa gilid ng lumang simbahan. Doon ko nalaman na sumusunod nga siya kasi hinahanap niya ako. Halos hindi ako makahinga nang papunta na siya sa akin. Tas mabuti na lang ay umatras din siya at umalis na. Nagstay muna ako ron ng ilang minuto at hindi ako umalis sa pwesto ko. Natameme ako nang may biglang kumalabit sa likod ko. Takot na takot talaga ako noon. Ang sabi ko sa sarili ko ay hindi ako lilingon. Hinahawakan pa nga niya yung balikat ko at nakita ko yung kamay niya na parang naaagnas na. Parang kamay po ng tao na patay na. Nataranta po ako noon kaya takbo ko ng takbo habang sumisigaw dahil sa takot. Simula po noon ay hindi na ako naglalakad pa uwi paggabi. Sumasakay na lang ako ng tricycle. Hindi ko rin alam kung may third eye ba ako o sensitibo ako at multo yung nakita ko. Pero yung kilabot na naramdaman ko nung mga panahon na yon ay matindi talaga. Ito lang po yung kwento ko sa ngayon. Sana po ay babasa nyo at ma-inarrate sa inyong channel. At sa Panginoon, kami pong magkakapatid na lalaki. Nung gabi na ay katabi ko ang kapatid ko, tapos galit na galit at dirat na dirat daw ang mga mata. Halos isang oras ko rin din po siyang sinuyo. Ginawa na lang niya akong katulong doon sa maliit niyang tindahan ng ukay-ukay.